Mapapalang araw sa ating lahat, mga totoo, mga hinday. Kaway-kaway! Ayan, sa araw po na to ay February 24, 2022 at kasama po natin ngayon si Sir Lester sa Caldito. At before that, may galang shoutout muna sa part sa ating videographer, si Colomulok, Native Chicken. Yes. Ayan, subscribe niyo po siya. At saka may galang shoutout kay Manok Tambayan. Ayun, yun. Yeah. At saka si kapatid ni Idol. Ayun. Si Simply Jim by Countryside. Ayun. Subscribe niyo po sila. Don't forget to subscribe also sa channel po namin, Pinoy Palaboy at Traveling Boots. Partner, pag-uusapan natin ngayon ay... So ngayon mga idol, ika-fifth serye na ng ating manok farming. Yes. So sa mga interested na manok farming, alamin po natin mga idol mula kay Sir Lister kung ano yung kaibahan ng heritage chicken sa una natin muna pag-usapan na native chicken farming. Ayun, yun. Pag-usapan natin kung ano yung diferensya, kaibahan nila sa pag-alaga, paano magpalaki, at saka kung ano yung mga sakit nila. Ayun, maraming salamat kay Sir Lester. Kamay-kamay muna tayo, sir. At sa binigyan tayo ng time, thank you so much din kay Sir Sean, ano, at nandito tayo ngayon. Sir, okay lang ba na ma-interview ka? Okay na, okay. Isang karangalan po ito sa amin. Yes, sir. Welcome kayo sa... Isang karangalan, partner. Oh. Si sir ay isang dating bank manager. Yun. Pinagpalit ang manok farming. Dating bank manager. Tapos ngayon nag... farm ng native chicken. Yes. So Sir Lester, unang tanong lamang po namin sa pagpapalaki po ng manok na heritage chicken, ano pala yung lahi nito, sir? Kabir ang tawag nila. Yung breed kabir. Oh, kabir. Oh, tapos yung pero yung iba naman tawag nila heritage chicken. Para sa akin, ito sila lahat. Native chicken kasi ito sa ibang bansa din eh. Mm-hmm. So i-adapt lang natin dito kasi yun nga gusto natin ng mabilisang medyo malalaking meat at saka mabilisang paglaki kasi nito compared doon sa ating mga native chicken like mga darag natin. So ang ano pala nito, partner, ng kaibahan sa ibang bansa, native siya. Sa atin naman, hybrid siya. Hybrid. Yes. Pero native siya na malalaki lang. Native siya na malalaki. Ano ba yung kaibahan, sir, para malaman nila? Ano ba yung kaibahan ng native tsaka itong heritage dito? Oh, actually, native nga. Sabi nga, native sa ibang bansa. Pero yung native kasi natin dito, usually, pwede natin i-range lang din. Usually, yung mga natives natin, nakagala-gala lang dyan. Ito sila, pwede din natin ipagala. Kaya lang, yung sa atin is medyo pang ginawa kong business. So, pinaparami ko sila, ginawa ko sila lang ng konting parang ranging na type. Iyo talaga, no? Oh, kasi yun nga, mas habang gumagala sila, mas lalo gumaganda yung katawan nila. Yung muscles. Tapos yung panginipog nila, mas gumadami. Mas productive kasi naiinitan yung mga manok. Hindi katulad nung kung halimbawa kasi okay lang din yung sa iba. Iba kasi ginagawa nila ng pulungan tapos 4:1, 7:2, 6:1, 7:1. Ibig sabihin may babae at saka may lalaki. So araw-araw yung iba ginakolekta nila. Yung itlog? Itlog. Pero sa akin dito, parang ranging type, nandun lang yung mga itlogan. So, magpakain ako, tanong lahat, kalahatan na. Tapos yun, dun lang sila mandang itlog. Dun sila lang ito sa dilo? Kasi napansin ko, mas effective yung tanong itlog nila pag nakadyan ito. Mainit. Eh sir, itong area mo, mga ilang square meters pa dito yung area mo? Kabuuan is 800 square meters. Pero yung ginawa ko, parang mga 350 to 400 lang. Yun. Ito may manok, sir. Tapos yes, yung manok, so ilang manok dito po meron? 300 kasali na yung dun. Aba, sakto, partner. Tama yung sinabi ni Sir Sean nung Colomulok native chicken. 1 meter, one chicken. 1 square meter. 1 square meter. One manok. One manok. Yan. So ito pala, sir, sa ating tawag nito, yung heritage chicken, usually, ang average na mabinta mo po, mga ilang kilo siya sa isang manok?
ang mga buyers natin kasi dito is binibili nila is 800 to 1.2 kilos. So, yung usually yung native chicken na ordinary nating mga manok sa Pilipinas, mga 3 months to 4 months natin yun sila pinapalagi bago natin mabenta sa ganyang kilo. So, 800 to 1.2. Yeah, pero sa mga ganitong manok, kinukuha lang natin yan ng 55 days, 60 days. Aba, 2 months lang. Yun. Yeah. Galing. Kaya na. So, pag mga 55 days to, ano, nag-arrange na yan sila ng 800 to 1.2. Yung iba nga, 1.3, 1.5 lang. Ganon. So, yun. May kumukuha sa atin na bulyog. Yan nga, sabi ko, may mukha na pag-disposal. Yes. May ilan din na pumupunta dito. Namimili na yung 100, 50, 30, depende sa mga needs nila. Ayun. So, alibaw partner, yung mga dito lang sa area po natin sa Region 12 o yung mga kalapit natin na Sugsarjan region. Sugsarjan region. Ayan. Kung mapadaan kayo dito sa Laysan, Pulumulok, Magsaysay to. Porok Laysan, Barangay Magsaysay, Pulumulok South Cotabato. At bibigay natin yung number. Okay lang ba sir? Paplasin natin sa screen yung number mo sir sa mga gustong bumili po mga idol dito lang. Usually, ito ang binibinta ni sir is ilan niyo sir? 60 days. 60 days old. Nasa 1.2. 800 grams to 1.2. Yun yung pang meat. Yun ang pang meat natin. Pero ito kasi sir, mga 7 kilos siguro to or 6 kilos. Yung babae dyan is 4 kilos, 3.5. Yung mga lalaki dyan is mga 5. Kasi hindi ko pinapataba kasi mga breeder. Pero kung gusto mo lang gawin pet yan, o alagaan mo lang, umabot yung lalaki ng mga 7 kilos. Ayun. Ito ay hindi binibinta. Hindi ko binibinta. Ito yung breeder mo. Yes. Breeder po ito lahat pala sa mga gusto malaman. Ito breeder to lahat, 300. Mamaya i-introduce ko lang yung kung saan ko ginalaga yung binibinta ko. Tama ko siya binibinta. Ayun, maganda. At least meron kayo information. Talagang bait ni sir, no? At least na Sir Lester. Nakapunta tayo dito. So sir, ayun ang kaibahan ng partner ng chicken nasa sa free-range. Free-range or yung heritage. Na sa pag-alaga kaya sir, anong diferensya nila? Pag-alaga, the same lang din siya. Yun nga, mas mabilis lang sila lumaki. Mas nakakatipid ka sa time. Sa time. Yun ang advantage niya, partner. Ano maganda. Sa presyuhan, sir, halimbawa, ang itong manok niyo po, per kilo po ba ang binta niyan? Or kung ang iba, nagabinta ng breeder na, kasi yung mga ganito, ang binta ng breeder kasi is nasa pinakamataas niya is 1,700, 800, 1,700. Mas mura ang lalaki niyan kasi yung lalaki niyan kahit malaki, 1,000 na yung binta niyan. Pero yung dinidispose sa nasa 1.2 kilos, magkano ang per kilo ba yung bintahan natin? Per kilo ang per kilo. Natin. Per kilo, pero yung may kumukuha sa atin na per piece din ang kuha nila. So depende sa volume ng kinukuha nila. Usually ang presyo niyo po sir sa ngayon sa per kilo magkano kaya? Sa akin basta sila lang kukuha dito 180 lang ako. 180 per kilo. Oh, yun. Mura lang po talaga. Mura lang kami dito. Ayan. So ito partner, curious ako ha. Maliban kasi sa ano, usually ito mga idol ha, same lang sa pagkain, sa papalaki, sir, no, sa native. Kasi native din to sa ibang bansa. Yes. Sa pag-alaga, same lang din, sir. Same lang. Pwede nyo po mapanood, mga idol, sa una naming video kung paano yung pag-alaga. Same lang po sa native na manok. Yes. Sir. Pero, baka dito magkakaiba. Sa kitaan, sir, anong palagay mo? Saan mas malaki ang kita? Ang free range na itong heritage chicken or ang native? Mas malaki sa mga heritage chicken kasi mabilis ang pera kasi yun nga mabilis lumaki. 55 days lang partner to 60 days. Grabe ang bullion ng pantalog lang kasi tayo dito like sa akin for 7 days makakulit ako ng mga pag 10 trays so per trays 30 eggs yan so more or less mga ilan yan? 30 times 10. 300 eggs. Galing. So, ang importante doon, always na ready yung incubator mo pag ganito karami na incubator. Kasi kung may incubator na tapos ang capacity niya is 500 lang. Ilang weeks lang yun, puno na yun. Kasi sa akin kasi, ginawan ko ito ng program.
weekly yung pag-incubate ng eggs. So ibig sabihin, weekly din ang hatch ko. So weekly din ang pag-brooder ko, weekly din ang ginagrow ko, magiging weekly din ang disposal ko. Naka-ano partner, naka-schedule talaga. Naka-ladderize ko. Naka-ladderize. Mas maganda kung makuha mo na 100 up na sisi weekly. Kung no disposal mo kahit kunin lang nila ng 180, in 2 months may 18,000. Isang batch lang yun ah. Para nagkaganon pa siya sa 18,000 lang. Para nalilitan siya ng 18,000. Isang batch pa lang yun. Sa 100 lang yun. Din kasi yan sa sipag mo. Ayun. Kasi nga partner, ito siya. Ang sabi ni Sir, usually kung mag-average ka ng 300 eggs weekly, tapos ma-hatch mo yun siya at saka mabuo siya halimbawa 300 din. Oo. So meron kang mga nasa mahigit 50,000. Wow! Weekly yun. Napasmile na si Sir Lester. Weekly yun siya mga idol. Magaling. At least na ano tayo. Sir Lester, ito nag-come up na sa isip ko din. Yung meat ba ng native tsaka itong heritage? The same lang ba sila? May kaibahan ba? Depende sa nagakain. Merong naghahanap talaga ng native kasi yes. Mas malasa daw. Mas malasa nga yung birasa eh. Pero meron naman like yung mga inasal natin dyan. Mas maganda to kasi kami nga ni pinatikim ko dyan kay manok pambayan na yung mga pag 60 days old. Ganun lang namin sa inihaw lang. Inihaw na naman tayo ng mas masarap sabi niya, mas masarap. Sabi niya yun ha, mas masarap. Tama din talaga partner kasi pag ang native kasi medyo matanda na siya no. Ito 2 months 55 days to 60 days bata pa so mas malambot. So the best talaga siya para sa may mga itong inasal. Yeah. So mga gusto mag-inasal diyan ha, kontakin si sir. Ilalagay natin yung number. At saka usually sa ngayon ay sold out pa muna siya no. Sold out na nag-patch pa ako ngayon dun sa ano kasi iba yung area ng incubator for ano naman yun gina-account ko kasi yung mga eggs at saka nag-hatch bago pa yun nakasmile na si Sir Lester. So 300 eggs per week yan na-hatch ubos na agad ubos. Hindi pa naka-itlog may order na. Yan actually may order na sa akin na gawin niya yun daw na, ano, na breeder din 100 na tig 100 60 days old. Kukunin niya by March. Yun nga, may pinapalaki ako. Yun ang maganda. Sir Lester, dito sa area mo, siguro po mas marami din ang nagpa-farm ng ganito. Yes. Pero ano ba yung kaibahan sa technique mo na nandito sa'yo na iba din sa kanila? Tingin niyo po. Siyempre ako unang-una, nag-share ako kung anong mga... Ayun! Nalalaman ko na... Oo, yun ang maganda. Pangalawa, kanya-kanya. Respeto ko naman yung iba kasi doon din sila magaling yata sa pangamanok. Pero sa akin kasi, kung tatanungin mo ako, kung okay bang pagmamanok compare doon, ang aking style okay ba doon sa iba? Hindi ko din masasabi. Pero sa akin lang, yung pinakasikrito dyan, kung gusto mo mag-start ng manok na katulad ko, start ka ng marami. Aba, yung iba maliit sa kanya, marami. Kasi kung balik pa tayo, kasi yung... kasi sabi yung nung iba, start tayo ng 10 lang kasi para pag-aralan natin. Trial. So sayang yung oras mo, sayang kids mo. So kung mag-start ka ng maramihan, marami, nag-invest ka dyan eh, papabayaan mo ba yan? Hindi, alagaan mo yan. So palakihin mo. So pag-aalaga mo doon, pagpapalakihin mo, experience na yun. So after 60 days, maraming breeder ka na kumpara sa mag-start ka ng 10. Ayun. Sa mga gusto mag-start, ang pinaka-advice ko, sir, yung maramihan. Yeah, maramihan. Kasi pag nag-success ka, ayun, agad, kita ka na agad. Oo, kasi pag after, halimbawa, mag-lay sila, mga 6 months old. So, nag-compare ka doon, nagkuha ka lang ng 10, nagkuha ka ng 100, after 6 months, di ba? Ang dami ng itlog mo na kolekta, start ka na. So, may experience ka na magparami, so diri-diritso lang. Ano. Kisa sa nag-start ka ng 10, after 6 months ng itlog, kunti pa lang yung itlog mo na... Hindi mo ma-appreciate. Nasayang yung oras. Yun, oras.
at saka ano. Tama din yung sabi ni Sir Parker, na-inspire din ako sa sabi niya kasi talagang kakaiba yung technique niya. Talaga. Siyempre, sipin mo yung iba, sabi niya mo, umpisa ka muna sa umpisa. Halos lahat ng partner na na-encounter natin sa pagpa-farm, sa vegetables, kung ano man yan, sasabi niya, ito muna, kuntiin ko muna, pag-aralan ko muna para malaman ko naman. Sa Kaiser naman eh, damihan mo na. Kasi pag dinamihan mo, siyempre nag-invest ka na ng time mo, money mo, effort mo, ando na lahat. Siyempre, papabayaan mo ba ma-failure ka? Dapat hindi. Yun. Kasi siyempre, kung mga idol, bago mag-start, siyempre dapat may enough knowledge na. Ayun. So bago mo talaga pasukin ng, siyempre, kahit anong business naman, dapat may ano. Konting idea. So kaya andito po kami sa inyo at na magsusupport kami para hindi na kayo kailangan dumaan pa dun sa hagdanan. Elevator na po tayo. Andito na po sila Sir Lester, si Sir Sean para magturo po at andito kami sa inyo na mag-share para ng mga videos na mga techniques kung paano mapaganda, mapadami at ito, makapag-produce ng magagandang breed partner. Ayan. So ito partner, move tayo sa isa pang topic. Kung Sir Lester, ano ba yung kaibahan ng sakit ng nasa heritage chicken yun. Na wala sa native chicken? Kasi pagkakaalam ko, yung native chicken natin, matibay ang resistensya. Ang heritage chicken naman, parang kumbaga weak. Ano ba yung usually ang na-encounter nilang sakit na malimit mo lang makikita doon sa native chicken? Yun naman Sir Lester, pagkain sabi naman ni partner, weak na narinig-rinig yung dinamin sir. But chismis ba? Kumbaga... na week daw sabi nila yung Marites. Marites. Sa resistensya lang. Yung term sa resistensya. Start tayo dun sa native na start din tayo sa chick. Like mag-alaga ka ng mga manok panabong, di ba pag chick siya, medyo weak talaga yan. The same din yan sa mga native natin. Kaibahan lang, kung native natin naglilimlim, kahit bitawan natin yan, pagpisa niya, nandyan ang nanay, nandyan ang ilahin, matibay siya kasi paggabi. Sa kanila naman, the same lang din yan. Pagpisa niyan, galing sa incubator, medyo weak pa. So, kailangan mo siyang idaan doon sa brooder na tinatawag. So, i-brooder mo siya ng mga 1 week, 2 weeks, bigay mo sa lahat yan. Saktong ilaw, malilaw, saktong kung ano ang paglagyan mo dyan, hanggang lumaki siya. Tapos, bigyan mo din sa kanya yung anong nararapat, like vitamins, tamang feeds na para sa chicks. Tsaka, kung kinakailangan na i-vaccine, tulad sa akin, may nag-order na sa akin na for breeder. So, yung mga sisyo na napisa, nag-undergo na yun ng vaccination sa akin. So, naka-B1-B1 na yun. Tapos, after mga third week, gumburo ka na yun. Hanggang maging matibay na yung condition na siya. Yung mga manok. Para sa akin, the same lang. Kasi kung anong sakit nito, sakit din ang ano, kasi manok din yan eh. So same sila ng sakit lang din. Kung may foul pox ang native, may foul pox ang dirasa, may foul pox din to. So kailangan mo siyang dapat may vaccination program. Pero, meron naman tayo yung pinapalaki ko dito na mga sisyo kasi ayoko din na may iba kasi na ihawin mo, makabaksin, ayaw ng iba ng ganyan. Yes. So may mga particular ako na mga sisyo na hindi vaccinated. Hindi nagyan ng B1-B1 pero ang nalakas. Sir Lester, pwede ba natin puntahan? Sige. Punta tayo doon mga kapalhabon. Para at least makita natin yung sinasabi ni Sir na ano. Sobrang na tayo. Tingin tayo nito. Salamat kay Sir Sean na nag-video. Ay, tingnan ka. Grabe, sobrang sarado tayo. Natin. Baka ako na magsira. Yan dito yung mga sisiw mo, sir. Ito yung ano, design ko na kunungan for ano to, ginagrow ko. Actually, ito siya, ang capacity nito is 100 to 150. Anong edad po ito dito? Hanggang 2 months old sila. Yan dito. Binabinta ko siya. So, doon sa dulo, parang gano'n ang ginagawa ko. So, nilalagyan ko ng labhang. Galing, ano? Collection ko na itlog, 3 days. Okay. 3 days, galing, oh. Try na tayo, mamaya. Okay lang, babuksan ko. Okay lang. Tignan natin.
Yan yung po. Maraming panagaganda ng itlog nila, no? Mahal ang itlog nito, sir, no? Control ko lang ang pagbenta kasi yun nga may incubator nila. Ayun. Probiotic to, sir, no? Yeah, ako nang gumagawa din ng inumin nila. Probiotic. Bong, galing niya, sir. Yung feeds, pagpakain sa breeder, ako na din gumagawa. Uy, ito yung mga sisyo. Hindi, ito yung mga naiwan na hindi nabili. Kasi hindi lahat kasi the same ang paglaki. So merong may maiwan, merong yun nga. So kung naiiwan, pinapalaki ko na yun, pinakain. Ito usually yung ginagawa ko sa ginagrow ko. Okay lang ito na ang 100 nito, binili na din. So, Sir Lester, tanong lang Sir Lester, bakit naka-elevate yung ating mga native na mga mga chick natin? Hindi. Kasi dati kasi pag start ko nito, parang elevated siya. Tingnan niyo po sa katawan. Ito po. At tingnan niyo po dito. Ganito siya. No, sa ilalim mayroong mga ano. Ah, meron din double purpose. Hindi. Ito 'yan, sir. Explain ko lang. Dati kasi ginawa ko ng ganito. Yan, explain. Na tapos yung apakan niya, kawayan din. Oo. Napansin kasi namin na pag kawayan lang siya, maraming may mga langaw tayo na nagkikita. May amoy kasi basta yung ano eh. So, ginawan ko ng paraan na walang amoy, walang langaw. So, nilagyan ko ng, ano tawag na, trapal. Trapal. Tapos, nilagyan ko ng labang. So, yun. Diyan, ewan ko kung may mamoy kayo na iti dyan, pero pag sa malayo, wala talaga yung... Walang nangaw eh, di ba? Magaling na, Walang amoy na... Yan, o. Pre-range chicken, anong galing. Ilang months na po ito, sir, Lester? Wala pa, parang 3 weeks old, going to 1 month. Malalaki na. Ito naman... Sa ilalim? Ito, mga... Ayan, no? Parang last week ko lang ito na nailagay dito. So, ang pagpakain nito, Sir Lester, ay unlimited. Ginaganyan ko lang siya para at least makakain sila mayos. Tapos, pag medyo malaki na, nilalagyan ko na yung ilang, mahaba. Ilang weeks dito bago siya magstay dito tapos i-transfer sa taas? Diyan na yan siya hanggang maglaki. Ah, okay. Eh, yun lang. Nagkataon lang na wala akong ano, nilalagyan ko na ng labang din. Ito sila, basta maintain mo lang yung vitamins nila, lalaki na yan. For 2 months, pwede mo na ibinta yan. Mabilis lang. So, meron akong 300 doon sa bahay. Malamang mga by March, puno na ito hanggang doon. Ganito lang kalawak ang partner, no? Mabilis lang ang pera. Mabilis pa sa bangko. Sipin mo, iniwan ni sir yung pagbabangko, ha? Banker! Manager! Manager sa bangko. Nag-free-range chicken. Nag-heritage chicken. Nag-farming. Ayun, ang maganda. Parang ayaw nilang mag-ano. Nanonood din yung mga manok. Nanonood din yung manok sa amin, no? Wow! Ayan, ang dami. Kaway-kaway! So, ang trabaho dito ng ano, stack ko lang dito. Dito na sila nanginip na So ito Sir Lester, tatanong po natin kung yung kaibahan niya sa native natin in terms sa pagkain po nila. Pagkain, yan. Ang pagkain kasi sa tawag na manok silang lahat, the same lang din yung kung anong binibenta doon sa poultry supply. Kaya lang dito sa breeders ko, ako na ang nag-formulate ng pagkain nila. Gawa nung yung mga commercial nanunuka yung mga commercial feeds natin ay medyo alam naman natin medyo mahal na so gumawa ko ng sarili kong feeds na hindi ganun kamahal pero yung sustansya na makukuha ng manok is kayo na po nag-formulate ako na. Hindi na po natin alamin, baka kasi gagayahin nyo. Hindi, walang problema. So, ano lang sila, ang sa akin lang naman, para at least malaman din ang gusto nyo. Sige. Sa akin talaga, Sir Lester. Ayun, kung gayahin nila, okay. Kung hindi, okay lang. Ano yung formula nyo sa... Sa akin lang, para makatipid ako, is tahop na palay. Palay, tahop, yan. Tahop, tapos hammered. Hammered. At saka, ginamix ko yan sila. Tapos, ginalagyan ko ng limestone. Soya meal at saka cupranil. Ayan. So hindi ko ata yung nakikita sa ano, wala sa bribet yung mga kaya pala lalaki. Kaya lulusog pala partner. Soya meal ano pa ngayon?
soya milk, milk copra milk, at limestone. Limestone. Yun yung limestone. Limestone. Ang limestone naman is kailangan ng manok yan para sa pang-holding mga eggs nila. So walang pinit na fish? Wala, wala. Ang ginalagay ko dito is wet, parang na-mix ko na. So iba-ibang technique basa talaga. Basa to, basa. Basa pala basa. Basa. Ang galing ah. Ang galing pala. Basa. So yun, may tubig na yun siya na-mix. May tubig na siya pero ginalagyan ko pa rin ng ano ng tubig. Katulad ng ano ngayon kung napapansin niyo ang pupula ng mga mukha nila kasi nung last January katapusan nag-ano na ako nagpurga ako. Tapos naglagay na ako ng mga vitamins sa kanilang mga inumin. Para at least by March or kasi nag-pick up na sila ngayon ng itlog ng by March. Wala na, ang daming itlog dyan. Partner, nabasabi ni sir na kulang-pula. Akala ko kanina naka-makeup siya ng lahat eh. Yan ang, pala ang sekreto. Yeah. Yan lang ang kalatandaan sa mga... May deworm din pala. Deworm. Deworm. Importante yun sa mga breeders. Yeah. So ito sir, sa 300 nyo po na heads ng heritage chicken, sa isang pakainan ng morning, mga ilang kilo ang magamit niyo? Ang galing. Yung 300 na heads ko, yung ginapakain ko dyan is mga sa morning, 10 kilo. 10 kilo. Ah, kunti lang. 10 kilos, tapos in the afternoon, 10 kilos na. Tapos, dalawa, sa gabi, hindi na. Hindi na. Sa breeder yon. Oo, sa breeder. Ang technique lang dyan, ang doon, kasi yung manok kasi, hindi naman yan sa padamihan ng feeds. Sa substantial sa feeds na kinakain. At saka sa oras na pakain mo. Ayun. Dapat kung nagpakain ka ng 7 o'clock at sa umaga, 4:30 or 5 sa hapon, yun na yun. Huwag mong baguhin. Wow. Kasi kung nagpakain ka ng 10 o'clock in the morning, kahit, sige, gutom na, damihan mo, useless yung pass mo ng manok mo. So, apektado na yung pangingitlog ng manok mo. Yun yung isang mga pinaka-the best na tiktik po. Yun o. Dapat, ang time ng pagpapakain ay same lang. Yeah. Araw-araw, walang pagbabago. Yeah. Kasi pagka nagbago yan, mapapasma yung mga manok. Iba na yung pag-iitlog. Iba na yung mga mangyayari. Yeah. Ayun. So yun, pwede yung makapik sa kalusugan. Tsaka isa pa, sabi ni sir, no? Eh ano ko lang, na hindi sa padamihan ng pakain, yeah, dapat sa pagandahan ng nutrients, yeah, na makukuha nila sa pagpapakain mo sa kanila. So mga nag-ano, pwede ding gumawa ng kanilang formula. Yun, yun. Kung pwede yung gusihan si sir, pwede din. Sir Lester, yun yung kanya sariling formula. Yes. Yun ay effective at nakita pa natin din sobrang ganda. Kung nandito kayo ngayon. At saka yun pala sir, sa'yo, dalawang beses lang kumain. Umaga, tanghali. Wala lang tanghali. Ha? Umaga at hapon. Wala na tanghali. Ayun, nakakatikita na lang siya. Compare mo isang sako ng commercial feeds ngayon, 1.6. Oo. Diba? 1.5. O bili ka lang ng tahok na umay, 400, 500, 600 yung sako. Mas grabe ka din. Oh, grabe. So dito kay Sir Lester, maliban sa maganda yung program niya sa ano sa pagkain, tipid yung kanyang pagkain. Kasi sa umaga 10 kilos lang, sa hapon 10 kilos, 20 kilos lang ang magastos niya per day. Yun. Yan. Ang costing mo sir sa 20 kilos na yan, halimbawa lahat-lahat na magkano kaya yan ng ilang piso ko yan yung 20 kilos mo per day? Actually, yung expenses ko dito monthly. Huh. Monthly, kasali na yung kasundo ko sa nagadantay. Huh. Abot din na 26,000 monthly? Yan. Yeah. Pero yung income, yung weekly atan niya, sabi niya kanya, itlog pa lang 50 mil every week eh. Ang itlog. Oh, ang laki pala yun. 26, so yun 26. Na. So, ibig sabihin, magsabi ko, may okay ba ang paglumalok sa 26,000 na gastusin? Buhay pa man kami ng 1 year sobra, buhay pa man. Yan, at saka umasin. So, yeah. One year na po. Ano. So, okay lang ba Sir Lester na sa susunod? Baka kasi mawala na tayo ng mga ano. Pahinga muna tayo. At least, next na balik natin partner, pag may mga question. Okay lang ba sir na babalik okay, kami dito? Sa next time, sa focus tayo sa sisiyo. Ayun! Sa sisiyo tayo. Partner, abangan po ang next video natin. That's mga idol. Oh. Ito, huling tanong na lang. Sige, partner. Sir Lester, ilan ba ang lifespan ng ating mga... Yun magandang tanong. Ng mga breeder. Breeder. Usually, ang iba, after mga 2 to 3 years, yung tinatawag nila ginakal nila. Oo.
Pero sa akin kasi, 1 year pa lang kami na sobra, ginobserve kong mga manok kong kaya paman. Mm. So, yung na-observe ko din kasi, ang cycle ng manok ka, may nag-palit ng... Marami kasing ano, aspects na nag-makapikto sa pangingitlog ng manok. Kung ang habol natin dyan, ang kaling, isang purpose nyo, pangingitlog eh, ang makuha mo. Mm. So maraming aspeto dyan na ano, like biglang ulan, pikto ng itlog yan, nagpalit ng balaybo. So daming factors na dapat may consider. Pero yung mga pagdating naman sa katandaan ng manok, kahit anong tanda ng manok, nangingitlog yan. May specific lang siya na itlog na siyempre mababawasan per year yung itlog niya kasi tumanda na siya. At saka yung fertility, yun nga, sa akin naman, ginerecognize ko yun. Siyempre, nag-alaga din ako ng panabong dati. Kasi pag matanda na yung mga breeders mo, nagiging weak yung fertility ng sinilya niya. So kaya nga nagalagay tayo ng mga gamot dyan at pa-boost ng fertility ng mga. Yun ang maganda part niya. Oh, siyempre, para sa akin kasi naka-servisyo na yung mga manok sa atin. Bira lang ako nagakal. Ayun. Kung mamatay siya dyan, minsan nga hindi ko na ginapalibing ko talaga yung pinakaya. Hindi na, pinakaling. Living. Pero ito siya ay mahina sa mga para sa akin na yun. Gamutan, no? Kaya maliban, iba sa yung mga commercial na mga. Kasi ito, paitlog lang. Yung sinabi ko, para lang yun sa akin. Alam ko yung iba, after a year, sobra na, ginakal na nila yan. Kasi yung hinahabol nila, yung career na makukuha nilang itlog. Lalo na yung egg type talaga ng mga manok. Pero sa akin kasi pang meat type naman. Meat type, bonus na yung itlog. Pero mas malaki ang kita sa itlog. Na nagiging sisiyo. Kaya nga nung ganyan. Sisiyo pa talaga at saka sisiyo talaga at saka talaga pinakamagandang. Ayan, so at least Sir Lester, nakadalo kami dito sa inyo. Sa uli po, dito po kayo sa ano, Laison, Proc Laison, Barangay Magsaysay, Pulumulok, South Cotabato. So Sir Lester, last po na, ano pong pinaka the best na mga advice mo sa ating mga future farmers, ng mga growers na na-inspired po sa story nyo, ano pong masasabi mo sa kanila? Tuloy-tuloy lang, sipag lang at tsaga-tsaga. Kahit anong business naman, basta may sipag at tsaga ka lang. Taasinso at asisinso pa rin. Huwag ka lang mawalan ka agad ng ano, ng halimbawa may failures na talaga yan, ups and down, lalo na sa pagmamanok. Huwag ka lang mawalan ng ano, sabi nga nung nagturo din sa akin ng mga kilala ko dun sa tuti, huwag ka lang mawalan ng pag-asa, tuloy mo lang. Kasi kung passion mo tayo, hilig mo. Yun. Ayun. Going forward. Thank you so much. Partner, at mula yan dito sa isang ating bank manager, nag-resign at nagkaroon ng free range chicken na 800 square meters lang. Kagaling. Kontroladong oras. Ayun. Maraming salamat sa inyo mga totoong ngayon, partner. Happy farming po, mga idol. Kawai-kawai.